Okay, what's up mga ka-props? Narating muli ang Unicorn, si Real Marvin at welcome back sa aking channel, November 21. For today's video, sigurado mag-i-enjoy kayo sa ating topic, lalo sa mga nature lover dyan, sa mga mahilig sa mga halaman dahil una sa lahat, yung kasama ko lang naman ngayon ay isang master. Master sardines. Bonsai master, na walang iba kundi si Tatay Romel. Magandang araw po. Tatay Romel, na sa lahat, maraming salamat sa lunch time. Pork steak. Imbitahan ko naman sila dito sa ating exhibit. Invited po lahat ang mga mahilig sa bonsai, mga bonsai lovers, mga nag-aalaga, mga nag-uumpisa, yung mga gusto pala mag-start, welcome po kayo lahat. Lalo na po yung mga kabataan na medyo nahihilig sa pag-aalaman, i-try nyo mag-bonsai. Meron po tayong lecture and workshop seminar na gagampanan po ng ating master, deciding master, si Robby Coas. At pati po mga members ay ganun din, binigyan kayo ng mga advice tungkol sa tamang pag-aalaga po ng bonsai. Kung meron po kayong katanungan, welcome po kayo sa ating page na Art Capital Bonsai Club. Mag-login lang po kayo. So para lagi po kayong updated okay sa mga proyekto ng Art Capital Bonsai Club, paki-like nyo lang po o follow yung page, Facebook page ng Art Capital Bonsai Club. So, syempre sa pagkakataong ito, sino po yung mga gusto nating pasalamatan? Una po, salamat sa ating buting mayora, Jerry May, Mayor Vice Jerry Calderon, ang Gordo Tourism at sa buong Sangguni ang bayan, mga konsehal at mga kapitan ng barangay, ganun din. At nakapagdaas po tayo ng bonsai exhibit ngayong Gigantes Festival. Every year po ito na ginaganap dito sa Angono. So bali ito pong aming exhibit na to, nag-start po siya itong November 17. At ito po ay magtatapos sa 25. November 25. Eh, gaya nga po na sinabi ni Tatay Romel, meron kami workshop na gaganapin. Ang good news dito, free. Yeah, it's free. Libre po. Lahat po welcome. Bata, matanda, masawa. Lahat po. May ngipin o wala. All walks of life po ay pwede mag-bonsai. Libre po ang mga information na makukuha nyo. Meron din po tayong mga cuttings na mabibili as starter, lalo-lalo na po sa ating buting presidente na si Nicomedes de la Cruz. Marami po siya available na sa murang halaga lang. Nagre-range po ng as low as 100 pesos. Pero after 3 or 4 meals, or maybe less than that years, nagiging bonsai po siya. Ano yung maipapayo mo, Tatay Romel, sa mga baguhan pa lang sa pag-bonsai na nagsasabi na ako medyo habang panahon yan, tsaka mukhang mahirap? Hindi naman po siya mahirap. Katulad ko po, sa loob ng 3 taon, ay nakagawa na rin po ng bonsai na masasabing hindi naman pinakamaganda o hindi naman maganda, pero presentable na rin, na-appreciate na rin ng ibang tao. Kasi ang bonsai po nakaka-alis ng stress, ng pagod, na lalo na kung sa umaga, nagkakape kayo, harap nyo yung bonsai, nakaka-enjoy. At saka pangalawa, bukod sa pagiging hobby, ay pwedeng maging income pa rin in the future, maging income. I-try nyo po, habang nalilibang, nag-i-enjoy, in a matter of 3 or 4 years, nagiging pera din. Pero ang problema lang po sa bonsai, once na paganda mo na, ayaw mo na siyang ibenta. Kakaroon ng personal minsan, attachment. Oo. Oh, kumbaga parang pet din ano. Oo po. Kung may attachment ka na, hirap makawalan. Opo. Ang bonsai po kasi different plants, different varieties. Ang kada isang variety po ay may kanyang matangian o hinahanap na alaga. So ang payo ko naman po sa mga nag-i-start, huwag paiba-ibang variety muna. Ang mga mababait po na alagaan, yung mga picuses, yung mga balite. Family ng balite. Yeah. Picus salicaria, picus microcarpa,
Benamina, Red Balite, na nakukuha natin sa isa sa mga kanal-kanal lang. Later on, nagiging bonsai. Ito po bang banya ng mga siya ng... Ang banya po is Picus microcarpa. According to some masters, siya po ay galing ng Taiwan. Na commonly named siya rito sa atin as Tiger Bird. Yung pong mga santan, very nice na gawing bonsai. Pero nga po tayo rin yung winner. Ito po ay nanalo. Pag-aari po ito ng wife. Babae po ang may-ari ito, wife. Ni Sir Jeff Gamulo. Ganda. Si Doktora Ana Villamater. Po. Siya po ay isang bonsai na napakaliit. Pero siya po ay nanalo na. So kahit po yung santan, Bonggambilla, pwede po siya maging bonsai. Karoon po siya ng award. Anything po na nasa paligid, basta as long as napapaliit po ang dahon, pwede po natin gawin bonsai. Paano ka naman napunta sa pagbubonsai? Bale, na-encourage lang din po ako na isang bonsai enthusiast. Nariganawan po niya ako ng isang bonsai. Nagtuloy-tuloy. Hindi lamang siya basta ibangan dahil pwede rin pagkakita. Oo, pwede maging income. Well, meron po naman tayong nag-guide sa atin, mga kasama nating members ng Art Capital Bonsai Club na willing naman matumulong sa mga nag-i-start. Bilang may konti na natutunan, isineshare naman namin sa mga talagang walang knowledge. Pero kami naman po, nag-a-acquire pa rin ng knowledge dun sa mga higher level. At para po mas maging mapaganda natin ang ating mga alagang bonsai, kinakailangan po meron tayong helmet. Galing po ako sa pagbabike. Ang nag-bike, napadaan lang. Sana po kung meron kukuha ng halaman sa gubat, kung nakakuha tayo ng isang materialis na pambosay, sana po ay palitan natin ng fruit-bearing trees or something na makaka-replace sa ating nature. Yun naman po ang aming hiling na magbabonsai. Kapag kami po ay kumuha ng halaman sa gubat, nire-replace po namin yan ng hindi lang isa, kundi lima, anim, walo. Walo na seedlings dahil para po hindi masira ang ating nature. Pero meron po tayong mga bonsai na talagang magagawa na natin sa looban natin. Katulad po nga yung Picuses, yung mga Argao Taiwan, yung mga pwede sa Katis, at marami pa po iba. Maraming salamat sa ibinahagi ng Tatay Romel. Ako naman po yung may kaunting kaalaman pa lang. At kumuha pa rin po tayo ng kaalaman sa kapwa natin mga kabonsai. Para po tayo ay masenso. Huwag po tayong maghilahan pababa. Maghihilahan po tayong pataas. So puro spaghetti pataas po tayo. Opo. Hindi pwedeng spaghetti pababa. Maraming salamat, Tatay Romel. God bless sa iyong pagpapaunlak sa ating interview, at siguradong sa ating sandaling video na ito marami kang naibahagi na alaman po para sa lahat, na malaki yung maitutulong para silang mahiya mag-bonsai. Hanggang sa muli mga props, stay safe at paalam. God bless.